Yun, since sila rin yung tumugtog sa ibang song sa album, sila na rin yung in-invite kong maging kasama. So, ilang buwan pa lang ba tayo? Tatlong buwan pa lang, so bata pa kami. Matatanda na kami, pero bata pa yung banda. So, since 3 months old pa lang sila, this is one of the first few times siguro that people can hear JNY, and yes, you're hearing it now on Rappler Live Jam. Yes, yes. So, yes. Okay, so tell me about Salubungan, kasi this is your third solo effort, right? And there was Dapit Hapon, and then Samut Sari. Yeah, Samut Sari. And tell me right now about Salubungan and how parang siguro I hear and see, you know, subtle changes kasi from album to album. Yes. So what do you think were the biggest changes this time sa third? Well, yung third album, siguro yung pinaka-apparent na change ay parang bumalik ako sa roots ko na maging medyo folk yung tunog ng nung album. Bilang pinapakinggan ko noon ay sila James Taylor, Paul Simon, mga ganun. So yung influence ko before, parang dito lumabas sa Salubungan. So, I'm excited to hear our first song. I love this song, Buntong Hininga. Right. Go, take it away, guys. This is from my second album, actually, called Samut Sari. This one's called Buntong Hininga. Sa dinami-daming tao sa mundo, may nag-iisang para sa'yo. Kanyang pupunan ang iyong pagkukulang. Siya ang sasalo anumang iba to ng mundo. Ang iyong pag-alala, kanyang mapapakalma. Ang dating ayaw mo, ika'y magkakagusto. Ang isa'y dalawa, kayong dalawa'y iisa. Saan ka man magpunta, ding hindi ka na mag-isa. Kaya pagal na puso, wag na wag susuko. May hihilom sa mga sugat mo. Siya ang tanging bangka, pagbaha ng iyong luha. At pag naliligaw na, kamay niya ang iyong mapa. Siya ang antipara, pag malabo na ang iyong mata. Kaya saradong puso, buksan muli ang iyong pinto. Buntong Hininga.
magbuntong hininga. Kaya muna tayo. Hi everyone, if you're just joining us now, we are with JNY, with led by Johnoy Danao. I can't even tell you how happy I am to welcome JNY to the newsroom today. It's a manic Monday, pero thank you for coming over kasi kahit pa paano nakarelax din after a while. Mm-hmm. No, are you kidding? No way. So thank you so much for that. For me, kasi ano eh, over the years, you know, we've talked about this before, that people will come up to you and say na lots of important moments in their love life o ano ba nangyari with the backdrop of your song. Wow. Oh, siguro. Maybe. And, merong mga lumapit sa akin. Diba? Pero, actually, sorry eh, pero including me. And I mean, important moments in my life have Johnoy's music as a backdrop. And so, how does it feel knowing this, that you influence so many people? Kasi alam ko malapit ka sa fans mo. Well, it's heartwarming actually. Kasi yun naman yung end goal is parang to connect with them actually. Although personal yung mga kwento ng mga songs ko, it's how they interpret it. So kung naapektuhan sila in some way, I'm happy about it actually. I think nabasa ko sa in one of the articles, I'm not sure, I think it was on Radio Republic, pero parang you hand deliver your still, CDs yes, to fans. And this is a tradition that you started way back from the first album, yes, and you continue until today. Well, I think that's the way to go these days eh. Kung kaya mong ibenta yung CD mo on your own, why not? Meron namang mga avenues to sell it, like gigs, pupunta ka talaga sa bahay nila, yung internet, yung Facebook, yung social media, malaking bagay para to get the information and your music out these days. But you use social media to get even closer to fans. I don't know, I think there's a strange tension there kasi parang today sa social media, yung scale naman niya, ginagamit siya to scale up na parang sobrang laki. Sometimes it becomes impersonal. Pero the way you use it, parang naging mas close ka pa sa fans. And guys, text the number. Yeah, it's out there, yung number ko. Text the number. Nandiyan sa Facebook ko. On his Twitter. Facebook. No, follow John, follow mo. Might show up. Hi. Anyway. Baka. Minsan nagugulat sila na ako talaga yung nagde-deliver. Pero, ganun talaga. Kailangan mong parang naisip ko, sino pa ba yung pinaka okay na magbenta ng music mo kundi ikaw talaga, like ikaw mismo yung hindi na, yung music business naman kasi hindi siya puro na lang spotlight and everything. Blue collar job din siya, so kailangan mong maglakad kung kailangan maglakad. Gusto ko tanungin yung mga guys, like ayan. Ano, oo sige, tanungin mo sila nung ginagawa yung album. So the JNY played on Salubungan talaga. So how did you, tell me about the process of coming up with mga iba-ibang arrangements? Kasi iba-iba rin yung mga elements sa bawat song ngayon. Well first, si Ronald, he's been my producer for quite some time now. Since the second album, Samut Sari. Some of the songs there, si Ronald Tomas yung nag-produce, nag-arrange ng mga instruments. Magaling siyang saxophone player.
As magaling na teacher. Yes. Salita ka naman, pare. Oo. Yeah. Susugan ko lang yung sinabi mo regarding process. Actually, over the years, parang it basically boils down into two. Maybe it will change in the next few few songs, few attempts. Pero so far, dun sa yung process na nang lumitaw, the second album niya is babatuhan niya ako ng idea. Tapos minsan napaka out of this world nung combination. So lagi na itong tao talaga akong chinachallenge. Hindi nang suntukan ha. Hindi naman. Di ba, yung minsan mga paghahaluin niya yung seemingly hindi parang ano, not even tangentially close, parang anlayo. Like so, what? Can you give me an example? Para lang mas maintindihan. Paano ba? Say for example, yung isang kanta na Salubong. Yung Salubong, meron akong ginawang kanta for my dog. It's called Salubong. And ang cute ng dog ni Johnoy, guys. Tingnan niyo sa social media. Okay, continue. Anyway, yun. Naisip kong paghaluin yung traditional na nasa isip ko lang na kung paano maisama yung isang marching band sa isang song. So tinap ko yung brains ni Ronald para doon kasi medyo wide yung range ng alam na instruments eh. Ano yan? Laking marching band yung ayun. Ah, I see. Wala na tayong micro yun. Laking marching band to si Ronald. So marami siyang alam na i-arrange na mga sections ng bawat kanta. So siya yung nag-arrange ng part na kasama natin yung brigada. Kasama namin yung brigada doon. Kina Inky? Sila Inky, yung kasama namin. So yun, parang pinaghalo lang namin yung isang folk song na gawing mas lively. Gusto ko, sabi ko lang sa kanya, bro, gusto ko makuha yung feel ng fiesta. Ganun. So, tapos at the same time, hindi mawawala yung characteristic niya as a folk singer. So yun, usually, babatoy niya ng idea and then gawa ko study and then gusto niya, he'll re-record. Lately, yung isa pang process is parang more collegial, more parang halimbawa ito, isang melody or something. Mm-hmm. Tapos, papasok sa studio. Di ba parang ganun? Tapos, lagyan mo nga ito kung ano yung pwede. And then, it builds from there. So, yun yung process so far. It works. It's been working so far. Maybe it will change. Maybe it won't. But, mm-hmm. So far, yun yung process nung last two albums na nakakollaborate ko si Johnoy. And since meron na kaming other people na pwedeng tumulong sa amin, like si Jong, si Nikki, si Dave, tsaka si Jordan, baka mag-iba yung process namin kasi anim na kaming mag-iisip about the song itself. So I guess for me then, one great reason to go to a JNY gig is because even yung mga older songs mo now have a newer take on it, di ba? For sure. Parang ganun, no? Parang ganun. Magkakaroon siya ng, parang nabuhay siya ulit. Mm. Parang ganun. Kasi usually, kakantahin ko lang talaga siya solo eh. So, given na meron ng ibang elements na maririnig yung tao, parang nag-iiba rin yung... Naninibago din. Nagiging bago siya ulit. Uh-oh. So, tsaka every time tinutugtog namin, siyempre, ngayon, medyo parang kinakapapa namin yung isa't isa. Mm. Habang tumatagal kasi yung pagbabanda, parang mas lalo kayong nag-gel, mas lalo niyong makikilala yung ugali ng bawat isa. So, I'm very excited actually for next year kasi dami pang plans, no? May mga naisip na ako pero hindi ko pa sinasabi sa kanila talaga pero baka mangyari na lang along the way. And of Bibili course, you'll come back. Bibili mo kami isang kotse. Or mag-disband ka. Ay, wag! Wala. Anyway, tell me about Two to Tango. This is our next number. Two to Tango. Actually, ito yung theme talaga nung salubungan. There's this line dun sa song na
na meeting halfway when you're in a relationship kasi for me kailangan kayong magsalubong sa isang point na magsasang-ayon kayo about things para maayos yung mga problema nyo sa relationship. So, ito yung parang pinagkunan ko talaga ng main theme ng nung kaya yung title ng album ay Salubungan. Great. This is To the Tango. You and I start off sparks flying, heighten each other's senses, no time is ever enough. You know this all too well, it's a battle to keep it that way. And our true colors are uncovered, flaunted faults and failures, but doubt and heart and mind. Small fires and no flames, having too much to burn, could end it all. Love is a game of give and take, it's a two-way street, it's not always paved. It's a war no one can win, always better to meet halfway. Yeah. Sometimes gets too comfortable, it's the price to pay for always and forever. Deafening silence and high walls that could only be broken by two. Cause love is a game of give and take, it's a two-way street, it's not always paid. It's a just joining us now, we just finished our second song with JNY tonight at Rappler Live Jam.
JNY, yes. Yes. Actually, JNY kasi, gusto ko lang explain. Yun yung tawag sa akin sa studio ng mga kasama ko, nila Pat, nila Mark, nila Louie. So, nung nag-isip kami ng pangalan ng banda, yun na lang gamitin natin para hindi na masyadong mahirap. Wala na kami maisip. So, as a group, we're called JNY. Grabe yung progression ng ano, fans, Johnny's fans will know na it started, for me, it started 2008 watching you perform in Magnet. Wala ni Magnet ngayon. Magnet sa Katipunan. Oo, sa Katipunan. Meron silang poetry night doon every Monday. Oo, dami. Used to join those. Happy Mondays. Yun. Pero meron na yata ulit. Hindi ko lang alam kung saan venue eh. Oh. May isang venue sa Katipunan ulit. I'm not sure. So, kung sining nakikinig, post kayo sa Rappler Live para malaman namin kung saan yan. Yung poetry reading please, nila. Please, yeah, of Happy course. Happy Mondays. Oh. Yun. And I wanted to talk to you then about yung evolution mo since 2008. Mm. Parang dami na nangyari. But marami-rami na rin. I remember parang I've had this conversation with other artists also who come for a live jam, and we talk about the necessity of covers sometimes, 'di ba? Lalo na in the beginning for a lot of artists. Pero parang may isang a time will come then na parang you will stop with the covers and play more for original. When did this happen for you? Well, for me, hindi ako titigil mag-cover ng songs eh. Yun yung parang libro sa akin yung mga songs. Parang libro. Babasa-basahin mo pala. Yung mga paborito mong libro, minsan inuulit-ulit mong basahin kasi gustong-gusto. Or movie. Right. Inuulit-ulit mo siyang panoorin. Same as with songs na gusto kong kantahin. Kasi, number one, I like the song. Number two, somehow, may connection siya sa akin, siguro. At some point in my life, yung kantang yun. So, hindi ako magsasawang mag-cover actually ng kanta. Part ng pagiging musician, para sa akin, part sa akin yun ng process ko as a musician. Learning songs from the Beatles, right. From sa mga hinahangaan mong mga artists din. Pag-aaralan mo siyempre yung kanta ni Gary Granada, paano siya, paano niya nasulat to? Bakit ganito yung chord progression niya? So, learning process yung pagkanta ng cover para sa akin actually. Hindi siya yung kakantahin ko lang kasi gusto kong kantahin. Para siyang, yun nga, parang libro sa akin yun na meron akong natututunan every time nag-aaral ako ng bagong cover song. So, I'm interested to know that right now, sino pinapakinggan mo sa OPM scene? Actually, mga bata yung pinapakinggan ko. Autotelec, nakikinig ako sa Autotelec. Kasi syempre, andyan na sila sa Spotify. Ang dali nang makinig sa mga bata ngayon, sa mga bagong artists na mas parating. Mas madali na ngayon kaysa pakinggan, dati. Makinig, maghanap ng mga bagong tunog. Syempre, si Bullet. Pinapakinggan ko si Bullet. Yung mga nakakasama namin sa gigs, Jensen and the Flips, Sud. Ayun, mga bago, maraming bago. Ben and Ben. Yes, our last act actually. Kaka-guest lang ng Ben and Ben. Maglalabas sila ng EP nila, December 17, guys. Bagong EP. Yes. Fortunately, kasama ko sa production ng EP na yun. So, I'm very happy to be part of it. And proud ako dun sa dalawang yun. Kasi ang ganda ng mga kanta nila. So, iba-iba. Iba-iba yung papakinggan mo. Kasi, yun din. Siyempre, kasi marami kang matututunan kahit sa kayo, mga guys. Bata. Kayo ba? Yun pa rin ba yung pinapakinggan nyo? In my case, ewan ko na sa kanila. Kasi, ewan ko sa inyo. Hindi, kasi parang ganun din ako. Kasi I teach in CSB. So I'm basically... Batiin mo naman yung mga estudyante mo. Oo nga pala, sinabi ko manood sila lahat. So finals ngayon, manood kayo dahil... yung gagawing exam. Yung exam tungkol sa... Yung exam tungkol sa ano ngayon, yung pinag-uusapan dito. Hindi, ano, I am exposed to the new sounds that they're trying to do. So, meron ako napupunsa ka na. So, some like what he said, yung Jensen, Sud,
they're all those guys are from CSP. Siyempre yung mga, are we still talking about OPM or kahit ano? Mostly the young kids. Yung the ones that yung na mention ni John, basically them, and then a few others. Yung luma kasi so far parang wala pa ako nakikitang something new, so something like that. Ikaw Jordan siya yung bunso namin eh. Ganun din, ganun na rin daw. Ayaw lang nilang magsalita. Okay. Medyo mahihayin pa sila. No problem. And then there's Clara Benin, who's actually featured in your album. Yes. In your album. And on a very special track with a very beautiful video. Thank you. So mga hindi pa nakakanood ng video ng actually, parang ayaw namin siyang tawaging music video. It's a short story. It's a short film featuring the song Right Time with Clara Benin. Para so yun, sa mga hindi pa nakakanood, check it out sa YouTube ko. Panoorin niyo kasi medyo baka no, I need to tell you about the wait lang. I need to tell you about Right Time. You guys need to see this short film. It's really beautiful. The team is super talented. So Paulo Ruiz directed. He's wonderful. And Jan Parma and the cast. Si Nico Manalo. Yes, and si Bea Garcia. Bea Garcia. And it's just what a story. And also just 1 year, 3 months. Yeah, that's the title of the short film. Oh. 1 year, so, 3 months. Just after this, go there and please watch Right Time. It's really beautiful. Thank you. And I'm setting it up also for our final number tonight is Right Time. Yeah, and but this version, sa album kasi na salubungan, dalawa yung version ng Right Time. Right, with Clara. The one with Clara and just you. Full band version. So we're doing the full band version of the song Right Time. Yun. Before that, Johnoy, tell me about the origin of Right Time. I want to know. Jason Magbanwa called me one day. Bro, meron ka bang gusto mo bang gumawa ng kanta for a wedding video? So sabi ko, pwede naman. So para sa kasal ni Nikki Hill. So yun, sinulat ko yung Right Time with my girlfriend. Kasama ko siya, co-writer ko siya doon. So, yun yung ginamit ni Nikki Hill sa SDE. Jason, the great Jason Magbanwa. So, yun yung kwento ng Right Time. But, ang ginawa ko na lang, sinulat ko siya in such a way na yung kwento pa rin nila Nikki, pero pwede rin maging kwento ng iba para hindi masyadong exclusive lang talaga dun sa timeless. Parang ganun, no? Parang ganun. So, yun yung hope. Yun yung so, we are heading into our third and final song. Thank you so much for joining JNY with Johnoy Danao. Woo! Yes. Don't forget to follow Johnoy on Facebook and on Twitter to catch his gig schedules. I'm Wyatt Ong with Rappler Entertainment. Thank you for joining us tonight. This is Right Time. Pains of the past make for a guarded heart. But he saw her light and walked right in. It felt familiar, felt like home. With a broom in his hand, he swept her off her feet. Lonely days and nights have long been gone. What once was lost has now been found. Like the stars to the dreamers, like
like the sea to the shore, with a hand to hold, the future has been told. And she said, it's the right time to fall in love again. It's the right time to be loved again. It's the right time to feel this way again. It's the right time. It's the right time. Once in a while we meet someone who'll stay and lift us up to heights we never knew.